Magandang buhay mga karava! Atin pong tunghayan ang ikasyam at huling kabanata ng aking kwento sa pinamagatang Sana Akin Ka Na Lang. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa paparating ko pang upload. Tinititigan ni Summer ang asawa habang natutulog. Sana masaya-masaya siya ngayon at nagkaroon na ng katuparan ang pinapangarap niya na mapakasal sila ng binata at maangkin siya nito. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya mahal nito. Tanging si Anita ang mahal nito. Anong silbi ng pagsasama nila kung wala namang pagmamahalan? Hindi niya kayang tagalan ang makasama ang binata. Naaawa siya sa kanyang sarili. Mahal na mahal niya ang asawa ngunit wala namang katugon ito. Nabuo ang pasya niya na iwan ng asawa. Babalik na siya ng Maynila. Iniwan niya ang dalawang tsekeng binigay sa kanya ng asawa, ang bayad sa pagpapakasal niya dito. Bago lumabas ng silid, saglit niyang tinitigan si Samuel. Nasabi niya sa sarili, "Sana akin ka na lang," at lumabas na siya ng bahay. Malungkot na malungkot siyang iwan ang villa. Madaling araw na naman, maliwanag na sa labas at siguradong may dadaan na bus pabalik ng Maynila. Sa pag-alis ni Summer sa villa, hindi lang asawa ang kanyang naiwan, kundi pati ang puso niya. Araw-araw siya naghihintay na susunduin siya ng asawa. Ngunit ilang araw na siya sa mansyon nila at wala kahit anino ni Samuel. Halos hindi kumakain si Summer. Wala siyang ginagawa kundi humiga lang sa kwarto niya. Kundi man ay nasa library siya. Hindi man lang niya ako naaalala. Kinalimutan na kaya siya ng asawa? Namimiss kaya siya? Siguro hindi. Dahil kung namimiss siya, siguradong susunduin ka agad siya. O baka naman natuwa pa ito sa pag-alis niya. Napahugulgol siya ng iyak. Bakit ba hindi matapos ang pagpatak ng kanyang mga luha? Bakit patuloy pa rin siyang nasasaktan? Hanggang kailan siya pahihirapan ni Samuel? Dumapa sa kama si Summer para dun ibuhos ang kanyang mga luha. Nang lumapit ang kanyang daddy, "Summer anak," tumingin siya sa ama at nakita niya ang mukha ng ama na awang-awa sa kanya. "Mula sa labas, naririnig ko ang iyak mo. Gusto ko sana mapag-isa ka pero baka kailangan mo ako. Pwede mo sabihin sa akin ang nararamdaman mo anak. Halika anak, nandito lang si daddy." At mabilis na yumakap sa ama si Summer. Gusto-gusto niyang sabihin sa ama ang lahat na nararamdaman niya. "Daddy, mahal na mahal ko po si Samuel," agulgol ni Summer. "Gusto mo bang bumalik sa villa?" tanong ng ama. "Ayoko daddy, hindi ako karapat-dapat sa villa. Ayaw sa akin ni Samuel." "Anak, ganun din dito. Hindi ka para dito sa mansyon." "Daddy, pati ba naman ikaw ayaw niyo na rin sa akin?" iyak ni Summer. "Hindi ganun ang ibig kong sabihin anak. Hindi ka para dito dahil para ka lang kay Samuel." "Pero ayaw niya sa akin daddy. Si Anita lang ang gusto niya." "Anita? Sino siya?" tanong ng ama. "Ang ex niya daddy. Hanggang ngayon siya pa rin ang mahal ni Samuel." "Kung si Anita ang mahal niya, bakit ikaw ang pinakasalan niya? Meaning, ikaw ang mahal niya." Pinagtapat na niya sa ama ang dahilan kung bakit siya pinakasalan ni Samuel. Matapos ang mahabang salaysay niya, natigilan ang ama. Makalipas ang ilang katahimikan, nagsalita ang ama. "Bakit hindi mo ibalik yung dating Summer? Mag-shopping ka, lumabas ka kasama ng best friend mo. Bibigyan kita ng tsyeke. Bahala ka kung magkanong gusto mong ilagay. Mamasyal ka anak, huwag mong buruhin ang sarili mo sa loob ng bahay." Wika ng ama. "Daddy, hindi yun ang kailangan ko. Siguro kung magiging busy ako, makakalimutan ko kahit papaano si Samuel. Kailangan ko magkaroon ng trabaho." "Tama ba anak ang naririnig ko? Gusto mo magtrabaho? Pwede mo ba akong i-hire sa company natin, daddy?" Napangiti ang ama. "By all means anak." Kinabukasan, nagsimula na siya magtrabaho sa kampani ng ama.
Isang advertising company ang kumpanya ng ama. Nasa isang beach sila ng pagudpod at nakahiga siya sa buhanginan. Pagkatapos ng isang tambak na project na kinaharap niya, doon siya nag-unwind kasama ang best friend niya. Talagang tutok na tutok ka sa advertising company ng daddy mo. Oo naman, sa ad ni Summer. Para mapatunayan ko kay daddy na karapat dapat ako sa company namin. At napatunayan niyang mas masarap pala magtrabaho kapag gusto mo yung ginagawa mo. Hindi tulad ng trabaho niya sa paaralan na sapilitan lamang. Masarap din sa pakiramdam na kumita sa sariling pinaghirapan at gumastos na galing sa pinaghirapan niya. Kahit nasa bakasyon siya, hindi pa rin maiwasan na hindi niya maalala ang asawa. Ano kaya ang ginagawa nito sa villa? Hindi na talaga kaya siya naaalala nito? Natigil ang pag-iisip niya na magsalita ang kaibigan niya. Oh, malungkot ka na naman. Naiisip mo na naman ba ang asawa mo? Bakit ba hindi ka bumalik sa villa at mag-usap kayong dalawa? Para magkaliwanagan kayo kung ano mangyayari sa pagsasama ninyo. Ayokong bumalik doon, magmumukha lang akong tanga. Dahil kung gusto niyang ayusin ang pagsasama namin, siya mismo ang lalapit sa akin at makikipag-usap. Huwag na natin pag-usapan ang wala. Sa ad ni Summer. Excited na akong umpisahan ang ilalunch na sabon. Sabi na lang ni Summer. Sigurado makiklik iyon kapag naipalabas. Ako kaya ang writer at director. Sa ad ng kaibigan niya. Mula nang bumalik siya sa Maynila, wala siyang ginusto kundi ang makalimutan ng asawa. Kahit pagkamuhi ang nararamdaman niya, mas naig pa rin ang pagmamahal niya dito. Bigla siyang napatingin sa kanang bahagi ng dalampasigan. Sa may gawing puno, parang nakita niya ang isang anino. Si Samuel! Oh my God! Bakit? Nagtatakang tanong ng kaibigan niya. Parang nakita ko si Samuel sa may puno. Ngunit nang tinignan nila, wala na ito doon. Baka naman namamalikmata ka lang, Summer. Ganun mo ba kamahal ang asawa mo at kahit saan ay nakikita mo? Kapakasal ba naman ako sa kanya kung hindi ko siya mahal? Wika ni Summer. Mahal na mahal ko si Samuel. Mahal mo palang asawa mo, bakit iniwan mo siya? Wala pang isang ligo kayong naiikasal. Ayoko sana siyang iwan, ngunit hindi naman niya ako mahal. Kung kaano ng pagkakataong binigay ko ang sarili ko sa kanya, pero pagkatapos nun, pangalan ng ex niya sinasambit niya. Napakasakit na marinig yun sa taong mahal ko. Hindi ko yun kayang tanggapin. Ay nako, baka maiyak pa ako sa drama ng buhay mo. Mabuti pa, bumalik na tayo sa cottage at masakit na ang sikat ng araw. Dito na muna ako. Pakiramdam niya, nasa paligid lang si Samuel. Kaya umaasa siya magpapakita ito sa kanya. Hindi nga siya nagkamali. Biglang may nagsalita sa likuran niya. Talaga bang gusto mo masunog ang balat mo? Inis na tinig ni Samuel. Saglit siyang natigilan. Alam niyang boses yun ng asawa. Pero wala siyang lakas ng loob harapin ito. Natatakot siyang humarap na baka pagharap niya biglang maglaho ang asawa. Muling narinig niya ang tinig nito. Bakit ka umalis ng villa nang walang paalam? Sa pagkakataong yun, sigurado na siyang nandun nga ang lalaki. Humarap siya. Samuel, lumapit sa kanyang asawa. At walang ano-ano, bigla na lang siyang niyakap at hinalikan sa kanyang mga labi. Dahil sa sobrang miss na niya ang asawa, tinugon niya ang halik nito. Wala siyang pakialam kung may nakatingin sa kanila sa paligid. Pagkatapos ng napakahabang halik, nag-usap sila. Alam mo ba na wala akong tulog simula nung umalis ka sa villa? Natagal na wala ako sa villa, ibig mo sabihin hindi ka rin nakakatulog? I love you. Malambing na sabi ng binata. Hindi siya makapaniwalang maririnig iyon sa asawa. Una pa lang kitang nakita, naramdaman ko ng pagmamahal sa'yo. Talaga? Baka naman binibiro mo lang ako. Kahit sa pakiramdam niya, gusto na magtatalo ng puso niya sa galak. Dati, hindi ako naniniwala sa love at first sight. Pero yun ang nangyari sa'kin. Natakot lang akong aminin yun at pinigilan ko sarili ko. Ayoko masaktan muli tulad ang nangyari sa amin ni Anita. Yun ang dahilan kung bakit mas pinilit ko magalit sa'yo upang mapagtakpan ang nararamdaman ko. Ngunit habang tumatagal, lalo kitang minamahal. Ayoko na mawala ka kahit sa paningin ko lang. Nasabi ko sa sarili kong gagawin ko ang lahat maging akin ka lamang. Kaya iisa lang ang naisip kong paraan, kung alukin kita ng kasal. Sa ad ni Samuel.
Ibig mong sabihin hindi talaga ang mamamo ang dahilan kaya niyaya mo akong pakasal? Sumagot si Samuel. Ikaw at ang pagmamahal ko sa iyo ang dahilan kaya niyaya kitang pakasal sa akin. Halos hindi siya makapagsalita. Sa wakas, tininig na rin ang panalangin niyang marinig mula sa asawa ang matagal na gusto niyang marinig. Ang sabihin sa kanyang mahal siya nito. Pakiramdam niya nakalutang siya sa alapaap. Muling niyakap siya ni Samuel at hinalikan. Miss na miss nila ang isa't isa. Nang biglang may naalala siya, paano mo nga pala na lamang nandito ako? Ang daddy mo ang nagsabi sa akin. Buti sinabi sa'yo ni daddy na nandito ako. Oo naman, matagal ng boto sa akin yun eh. Napakunot ang noo niya. Matagal ng boto? Bakit? Wala ka nga palang alam. Sa bagay, kailangan mo rin malaman. Matagal na palang magkakilala ang mga magulang natin at sila ang may plano ng lahat para mapagtagpo ang landas natin. Anong ibig mo sabihin? Naguguluhang sabi ni Summer. Magkaibigang matalik pala mga magulang natin. At ang greatest dream ni Papa at ng daddy mo ay magkatuluyan ang mga anak nila. At tayo yun. Pero hindi tayo tulad ng ibang mga arranged marriage. Mas gusto nila kusa tayo magkaibigan. Nagplano sila kung paano tayo pagtatagpuin. Ang naisip na plano ng iyong ama ay tungkol sa testamento. Kaya napunta ka sa amin sa tulong na rin Attorney Reyes na siya nagrekomenda kay Papa para hindi mo mahalata na magkakilala sila. At para mabigyan tayo ng pagkakataon ng pagsolo, nagbakasyon sina Mama at Papa sa Europa. Pero ang totoo, sa bahay niyo lang sila nagstay. Hindi sila umalis ng bansa. Ah, kaya pala nang pumunta ako na Maynila nang di ako nagpaalam sa'yo, halos ay pagtulakan ako ni Daddy na makalis sa bahay namin. Yun pala, nandun ang mga magulang mo. Natatakot si Daddy na makita ko sila doon at masira ang plano nila. Nang sinabi mo sa Daddy mo na kung pakakasalan mo, masayang binalitain sa mga magulang ko. Masayang masaya silang sa maikling panahon, nagkaibigan tayo. Nakangiting sa Adi Samuel. My gosh, niloko ko ng sarili kong ama. May maganda namang nangyari sa ginawa ng mga magulang natin. Ako man ay nabiktima din nila. Nakangiting wika ni Samuel. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Sa Adi Summer. Ilang araw ka lang nakakaalis sa villa nang tinawagan ako ng daddy mo. Sobrang nag-aalala na siya sa'yo. Samuel, hindi ang pera mo ang dahilan kaya pumayag akong pakasal sa'yo. Alam ko yun, honey. Iniwan mo ang pera binigay ko sa'yo. At para akong loko-loko, nag-offer sa'yo ng pera. Di hamak na mayaman ka pa pala sa'kin. Tinitigan niya ang dalaga. Sabihin mo sa'kin, bakit ka pumayag na pakasal tayo? Biglang tumakbo sa dalampasigan si Summer. Habulin mo muna ako. Pag nahuli mo ako, sasabihin ko sa'yo ang dahilan. Alakhak ni Summer. Para silang mga bata naghahabulan sa dalampasigan. Mahigpit siyang niyakap ni Samuel na maabutan siya. Now tell me, bakit mo ako pinakasalan? Because I love you, yun lang. Nakangiting wika ni Summer. Hindi mo mahal si Aris? Nakita kong magkahawak ang inyong kamay at nakita kong magkasama kayong sumakay ng bus. Correction, mister. Hindi akong humawak sa kamay. Si Aris lang ang humawak sa kamay ko. At yung pagsakay sa bus, nagkataon lang nagkasabay kami. Kamay nila rin pala siya ng araw na yon. Bakit ikaw? Di ba si Anita pa rin ang mahal mo? Nung unang may nangyari sa atin, di ba pangalan niyang tinawag mo? Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Samuel. Sinadya ko lang yon. Tinignan ko kung magseselos ka at tumalab na ang ginawa ko. Bigla mo kong iniwan sa villa. Loko ka talaga. Halos mamatay ako sa selos. Wala kang dapat ipagselos kay Anita. Kinausap ko siya nang pumunta siya sa amin. Sinabi kong tigilan na niya ako at hindi ko na siya mahal. Buti na lang nakinig siya sa akin. Do you really love me? Wika ng lalaki. Yes, I love you so much, Samuel. Puno ng pagmamahal na pinaubayan ni Summer ang kanyang mga labi sa asawa. Sawari ba, hindi kayang buwagin ang kanilang mga katawan kahit malaking alon pang humampas sa kanila. Masayang bumalik ng villa ang mag-asawa. Sa wakas, naamin na rin nila sa bawat isa ang tunay na nararamdaman nila. Isang gabi, biglang ginising ni Summer si Samuel. Honey, honey, gising! Ngunit umungo lang si Samuel at tumalikod pa ito. Impakto ka talaga! Inis na sabi ni Summer. Ang sarap ng tulog mo samantalang ako hindi makatulog.
para bang hinahalukay ang tiyan niya. Lalo siyang nainis na magtaklob ng unan sa ulo ang asawa niya. Alam niyang nagtutulog-tulugan lang ito. Biglang sinigawan ni Summer sa tenga ang asawa. Napabalikwas ng bangon si Samuel. Nani! Natatawang sabi ni Samuel. Binasag mo naman ang eardrums ko? Hay, kung nabasag yan, di sana dumugo na yan. Inis ni Summer. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ang sungit mo? Wika ni Samuel. Niyakap na mahigpit ni Samuel ang asawa. Ang sungit naman ang misis ko. Pwede ba Samuel, bitawan mo ko? Nasusuka ako sa amoy mo. Nakasimangot na wika ni Summer. Parang napapansin ko hindi mo na ako mahal. Tampo ni Samuel. Ayaw mong niyayakap kita. Pag hinahalikan kita, pinupunasan mong labi mo. Nagbago na ang feelings mo sa akin. Ang drama mo naman, Samuel. Gusto ko ng pakwan. Pakwan? Ano ka ba? Bingi ka ba? Oo nga sabi eh, gusto ko ng pakwan. Pero wala pang bukas na palengke sa mga oras na to. Ano bang naisip mo at gusto mo ng pakwan? Nanaginip ka ba ng pakwan? Wika ni Samuel. Basta gusto ko ng pakwan. Aba, Mrs. Santo Lorenzo, kung makautos ka para kang prinsesa, wala ka po sa mansyon nyo. Buntis ako. Wika ni Summer. Biglang nanlaki ang mata ni Samuel. Ano? Ulitin mo nga. Nakangiting sumagot si Summer. Buntis ako, Mr. Santo Lorenzo. Bigla itong napasigaw. Yes, magiging daddy na ako. Hindi magkaintindihan si Samuel sa paghaplo sa puso ni Summer. Baby, anong gusto mo? Nandito si daddy. Pakwan nga eh. At dali-daling tumayo si Samuel. San ka pupunta? Tanong ni Summer. Bibili ng pakwan. Ay, ayoko na ng pakwan. Ha? Anong gusto mo? Gusto ko, dito ka lang sa tabi ko. Ay, ganito palang asawa naglilihi, ang hirap espilingin. At niyakap niya ang asawa na mahigpit. I love you, Samuel. I love you so much, Summer. Sa pagkalipas ng ilang buwan, nanganak si Summer. Hindi lang isa. Tambal ang unang naging anak nila. Isang babae at isang lalaki. Pinangalanan nilang Herna at Arlan. Sinunod nila sa pangalan ng papa at daddy niya. Masaya silang namuhay sa villa kasama ang kambal nila. Minsan pumupunta ang niya para makipaglaro sa kambal. Sa wakas, natupad ng lahat ang pangarap ni Summer. Wala na siyang mahihiling pa. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay. Sana samahan niyo po akong muli sa mga susunod ko pang kwento na ibabahagi sa inyo. Maraming salamat po at ingat tayong lahat. Shoutout po kina Alex Pohante, Aryan Matugas from Oman, Julieta Bismanos from Oman, Girly Argusino, Rukrestel G, Ana Lu Quisel from Taiwan, Selim Mil from Rida, Virgie Almonte, Ruby Rose from Lebanon, and Luz de la Marquez from Kuwait. Thank you for watching!